why does it disappear? Why are bananas yellow? Why are oranges orange? What a colorful world God made for us. Everywhere is bright and beautiful. God made all the things. He made me to bring praise in everything. So I am gonna sing. God made all the things. He made me to bring praise in everything. So I am gonna sing. Hello mga bata! Muli, I'm Teacher Hazel from River of God Marilao Church. Excited na ba tayo sa bagong kwento natin sa umagang ito? Kung oo, tayo ay mag-umpisang manalangin. Let's bow our heads. Pray. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa lahat ng biyaya mo, sa malakas na pangangatawan na meron ng bawat isa sa amin na hindi kami nagkakasakit, maging sa provision mo sa bawat araw, sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin na hindi mo kami pinababayaan. Sa iyo pong lahat ng papuri, sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. Ang ating kwento sa araw na ito ay tungkol sa unang kasalanan ng nagawa ng tao. Sino ba ang unang tao na nilikha ng ating Panginoon? Tama! Ito ay si Eva at si Adan. Pagkatapos likhain ng Diyos ang mga bagay sa mundo nito, nilikha niya naman ang tao. Ang unang tao ay si Adan. Ngunit, nakita ng Diyos na nag-iisa ito at malungkot. Kaya, gumawa ang Panginoon ng makakasama at makakatuwang niya. Siya ay si Eva. Subalit, may utos ang Diyos sa kanila. Sabi sa Genesis 2, verse 16-17, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alimang bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo yun, mamamatay ka. Ngunit, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng nilikha ni Yahweh. Sinabi niya dito sa babae na hindi totoong sinasabi ng Diyos na kung kakainin mo ang bunga ng puno ng kaalaman, ikaw ay mamamatay. Hindi totoo yan. Sa halip, magkakaroon ka ng kaalamang gaya ng Panginoon. At dahil dito,
natukso ang babae na pumitas ng bunga at kumain mula sa puno na ipinagbabawal ng ating Panginoon. Kumagat siya, at sa kanyang pagtagat, inalok na din ang lalaki na kumain ng bunga na ipinagbabawal ng ating Panginoon. Dahil dito, nagkaroon sila ng kamalayan. At sa kanilang kamalayan, nalaman nila na wala pala silang mga saplot. Dahil dito, nagtago silang dalawa. Habang sila'y nagtatago, dumating ang ating Panginoon. At hinanap silang dalawa. At sinabi nila sa ating Panginoon na sila'y nagtatago kasi sila ay walang saplot sa katawan. Nahihiya sila sa ating Panginoon. Doon nalaman ng ating Panginoon na kinain nila ang bunga na ipinagbabawal. At dahil doon ay nagkalit ang ating Diyos. At doon, pumasok ang kasalanan at ang mga bunga nito sa ating buhay. Una, nahihirapan sa panganganak at paglilihi ang mga babae. Pangalawa, pagpapagalan ng lalaki ang lupa para sa pagkain. Pangatlo, ang lahat ng tao ay babalik sa alabok pagkat tayo ay dito din galing. Ito ay ang ating kamatayan. Kaya dahil dito, pumasok ang paghihirap, sakit, at kamatayan sa mundong ito. Ngunit, may pangako ang Diyos para sa atin. Sabi sa ating memory verse ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang sabi sa John 3:16. At itong John 3:16 na ito, ito rin ang ating salvation verse para sa mga tao na tatanggap kay Kristo at maging sa atin din na tatanggap sa ating Panginoon. Lahat man tayo ay nagkasala, mayroong Jesus na bumaba upang maligtas tayo sa mga kasalanan at dahil dito, ang lahat ng maniniwala sa Kanya ay malilipat mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Amen? Napakabuti ng ating Panginoon. Dahil sa labis na pag-ibig ng Diyos sa atin, gumawa siya ng paraan para ang bawat isa ay mapunta sa langit. Kaya si Jesus Christ bumaba siya mula sa langit, papunta dito sa lupa upang iligtas tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Siya na walang sala ang siyang naging offering sa ating Panginoon para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Siya ang pambayad sa ating kasalanan. Amen? Dahil sa labis na pag-ibig ng Diyos sa atin, gumawa siya ng paraan para ang bawat isa ay mapunta sa langit. Lahat tayo, nais natin na mapunta sa langit. Sa hinaharap, mangyayari ang lahat ng ito. Excited na ba tayong pumunta sa langit? Sino ang gustong mauna? Siyempre, wala po. Sa ngayon, habang andito pa tayo sa lupa at sa ating lupang katawan, tayo ay sumunod sa Diyos, manalangin at laging magtiwala sa Kanya. Sapagkat sa Diyos lang natin maaamtan ang lahat ng mga mabubuting bagay kung papaano niyang pinagkaloob ang lahat ng pangangailangan natin sa mundong ito, simula't simula pa lang, lahat ng bagay ay maintindihan natin at ipinagkakaloob ng Diyos ng malaya sa atin ang lahat ng bagay ng mga mabubuti. Amen? Pasalamatan mo ang Diyos sa umagang ito at sa ating pagtatapos, tayo po ay muling manalangin. Aming Ama na nasa langit, salamat po, Panginoon, sa biyaya ng kaligtasan. Salamat sa pag-ibig mo, Father God, na hindi nagmamaliw, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Panginoon, na patuloy mo kaming iniibig sa kabila ng aming mga nagagawang kasalanan. At ikaw po yung Diyos na nagligtas sa amin
mula sa kasalanan, sa kamatayan, patungo sa buhay na walang hanggan. Tulungan mo nga po ang bawat isa sa amin na mamuhay ng ayon sa iyong kalooban hanggang sa pagbabalik mo, Ama. Salamat po. Sa iyo po lahat ng papuri sa tanging pangalan lamang po, Jesus. Dito po tayo magtatapos, mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!